Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome back sa ating morning prayer covenant. So tunay nga pong napakasaya at nakagagalak na hindi lang tayo sama-samang sisimulan ng ating araw kasama ang bawat isa, no? Mas importante na kasama natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Ang teksto po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Book of Exodus chapter 20 verse 7 to 9. At sinasabi po dito, "You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work." So blessed are we who have read and heard the word of our Lord for today. So yung title po ng ating devotion this morning is "Holy is Your Name." So, sabi nga po sa third commandment, "You shall not misuse the name of the Lord your God." So, inisip natin, nami-misuse lang natin, no? Nagagamit natin sa mali yung salita ng Diyos kapag, bawa, nasaktan tayo, nakaapak tayo ng Lego, or yung toe natin, tumama sa table, tumama sa pader, no? Masasabi tayo, "Ay, Diyos ko po, ang sakit. Oh, Diyos ko, ang sakit." Diba? O kaya pwede rin galit na galit tayo sa isang tao na kinakurse na natin siya. "Ay, nako, sana magalit sa iyo ang Diyos." O kaya, "Diyos ko po, bakit ka ba ganyan?" Diba? Parang ganun yung nasasabi natin kapag nagagalit tayo or nasasaktan tayo ng ibang tao or sa ibang tao. No? Pero hindi lang pala yun sa pagsasalita. No, sa pagsasalita natin kapag tayo ay nasasaktan or tayo ay nagagalit, no, natin nagagamit yung salita ng Diyos o yung pangalan ng Diyos sa mali, no. Pwede rin pala na when we reject, no, the advice of others and say God told me to go this way, no, we misuse His name if all we are doing is seeking approval for your own desire. So pag may sinabi sa atin yung kaibigan natin, no, nagsinabi yung mga pastor natin based sa Bible na, no, pero ay hindi totoo yung sinasabi mo, no, kailangan kong sundin, no, kung ano yung gusto ko, and feel ko naman naka-align to sa gusto ng Panginoon. So yun na rin pala, we are misusing God's name dahil nga binibigyan na tayo ni Lord ng advice pero hindi natin tinatanggap, no, inuuna pa rin natin ang sarili natin. So pwede rin daw when we use scripture out of context to try to support an idea na gusto natin maging totoo, no, we are using God's name in vain. So let's say meron tayong kinuwang verse sa Bible pero hindi naman yun yung tunay niyang ibig sabihin, ginamit lang natin to, ay may nabasa ako, sabi ko sa Bible ganito ganyan, dapat hindi ka ganito ganyan, no, parang imbes na i-interpret natin yung Bible, no, binibigyan natin ng sariling opinion, no, yung salita ng Diyos. And through that, no, nagagamit na rin natin sa mali yung pangalan ng ating Panginoon. So meron din, no, when we teach, write, or speak from scripture carelessly, we also misuse His name. No, pag tumatayo tayo sa pulpit, nagbibigay tayo message, or nandito tayo sa prayer covenant, nagbibigay tayo ng devotion, no, pero hindi natin pinag-aralan or hindi natin binigyang importansya talaga yung salita ng Panginoon, no, mema na lang tayo, ay sige, magpipreach ako, gamitin ko na lang tong ganyan, ay magpipreach ako, gusto kong sabihin yung gusto kong iparating, no, hindi yung gustong iparating ng ating Panginoon. So ganung paraan din, no, we are misusing God's name as well. And lastly, no, hindi lang pala sa salita natin mami-misuse ang pangalan ng ating Panginoon, no, bilang mga Christian, no, tayo ay Christ-like, no, tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoon. At syempre, no, kung hindi ugaling Kristiyano yung nakikita ng mga kapwa natin, no, whether nasa church or nasa labas ng church, no, we are also misusing God's name in vain. No, para bang sa company yan, eh, nagtatrabaho ka sa Jollibee, no, for example, tapos hindi maganda yung serbisyo mo. So parang ganun, parang ma-generalize ng mga tao na ay, hindi pala maganda sa Jollibee, ganito yung mga tao. So the same goes din po sa ating
mga Christian, no? Pag hindi baka Kristiyano, no? Yung pananalita at mga action natin, no? We are also misusing God's name in vain. No? So as we end, no? Author John Piper said, no, that taking God's name in vain, no, ang ibig sabihin niya is emptying the name. So emptying the name means emptying God of his weight and glory. No, parang sinasabi lang natin God, sinasabi natin Jesus. No, parang wala na siyang dating, no, kapag lagi natin siyang ginagamit or pag mali natin siya ginagamit, nawawala yung lakas, no, ng pangalan ng ating Panginoon. No, sabi nga, no, we are all saved by Jesus. No, we are all saved in the name of Jesus. Pag nagpe-pray tayo, it's always in the name of Jesus. No, because there is power in the name of Jesus. And if we keep on misusing His name, no, nawawala ng power, nawawala ng authority, no, dahil nga mali, no, ang ating paggamit. So the challenge for us all today, no, hindi lang sa pagsabi ng oh my God, no, ang pag-misuse natin sa ating pangalan ng ating Panginoon. No, maraming paraan, no, at hopefully after ng ating devotion today is malaman natin at makagawa tayo ng mga hakbang upang hindi natin magamit, no, in vain ang pangalan ng ating Panginoon, kundi magamit natin ito, no, upang magbigay pagpapala sa ibang tao. No, as we end, I invite everyone to join me in prayer. Yes, Lord Jesus, we thank you, Lord, sa umagang ito na pinagsama-sama mo kami mga Kristiyano upang sama-samang magpuri sa iyo at sama-samang manalangin sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe ngayong umagang ito na way patuloy mong ilagay sa aming puso at isipan na magamit ang pangalan mo upang magbigay pagpupuri sa iyo at magbigay pagpapala sa ibang tao. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, ikaw ang magsilbing gabay at protection sa amin. Ito lang ang amit samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.